Ito yung tinatawag na fashion dolls. At ang maganda dyan, yung hair nila talaga fully rerouted yan. Hindi yan yung may patch sa gitna na tinakpan lang na ano, hindi. Talagang fully rerouted siya. Yun ang pinaka isa sa inahabol ng mga collector talaga. Ito yung kanina explain ko na ito yung paborito ko sa lahat kasi ito talaga yung para kay Nathan. Ayan, kung mapapansin nyo, mga monster sila. But cute. Ito yung pagkikip niya, pinaplastic din siya kasi para hindi masyado madumihan. Sensitive din sila sa light. Ito yung pinaka mahalaga sa akin kasi nga sila yung naging daan para mag-umpisa ulit ako mag-collecta. So kung mapapansin nyo, marami-rami na sila. Pero may kulang pa yan siguro, mga lima pa. Limang character pa kulang dyan. Pero yun na yung mga mahirap hanapin. So pag binili mo, sir, walang dami? Yes, because kasi nung cheaper eh. Pag walang damit. Pag may damit sila, mahal sila. Kaya natuto nga akong gumawa ng damit because of that. Yung iba, oo, nakabox lang siya kasi nga para ma-protected. Kasi hindi man sila dyan talaga protected. Nag-umpisa ako siguro mga late 1990s. Kung alam niyo yung pelikula na kamakailan lang ni-revive nila, yung It. Yung clown na nangikidnap ng mga bata. So, doon nag-spark yung interest. Sabi ko, hindi naman siguro ganun ang dapat idea ng clown. Muna ako sa Saudi, apat na taon, 2007. So, anim na taon din ako doon. Isang araw nakatanggap ako ng tawag. Kuya, wala na mga gamit mo. Sabi ko, ah, ano niya, nakawan ba tayo? Nasunog ang kwarto mo. That time, I took it as a parang sign. Parang, kailangan ko na siguro mag-mature from this. Kailangan ko na I-let go yun. Tama-tama, mag-turn 40 ako. So, di ba? Life begins at 40. Uwi na ako, ayoko dito sa South tumanda. Yun, dumating nga si Nita. Hindi mo nga kadugo. Pero yung essence nun, yun eh. Siguro mga 2016. So, nag-start siya. Siyempre, bilang magulang, I'm sure na naranasan nyo din na lahat ng cute na makita nyo sa department store, parang gusto nyo bilhin. Naghanap ko na anong pwede mo bang mabili sa anak mo na laruan. Nag-click na doon. Yung kasi ganun-ganun ang feeling ng mga nagko-collector. Mga nangungolekta, inahabol mo. And then yung satisfaction, nakuha mo siya. Parang, yes, nakuha ko to. Nag-umpisa na siya. So, dumadami na siya. Ang pinakamahal na nabili ko, 14,000. May karakter kasing kambal. So, dalawa naman siya kasi. Pero isang set siya. Yung mga tatlong buwan ko siya hinulugan dun sa nagbebenta. Natutunan ko na yung mga kinokolekta ko ngayon, tumataas pala ang halaga niya habang tumatagal ang panahon. Basta ingatan mo lang siya. Dumaan ako dyan sa role-playing. Pero na-outgrown ko na siya eh. It's more on the aesthetic na lang and the urge to have that particular collection in your roster. And then the satisfaction of nakikita mo sila dyan, na-appreciate mo sila. Sa ngayon, part na siya ng Filipino culture kasi lalo na nung mga naunang henerasyon, talagang gamit na gamit ang panregalo sa mga batang babae ay manika. Naging parte kasi ng popular culture ng mga Pilipino, lalo na noong 1970s. Noong 1970s na maraming Pilipino nang nag-a-abroad, nagtatrabaho ng bilang OFW, kadalasang bibilihin nila pag-uwi, walking doll na mga higanting manika. Tapos sa popular culture, isa sa mga nagpauso ay si Guy at si Pip. Yung kanilang ampon na si Maria Leonora Teresa na isang manika. So, marami no, nagka-interest dahil mga iniidolo nila si Guy at si Pip. Actually, yun po talaga yung gusto ko yung pangalan sa totoong magiging anak ko. Heather at saka Hunter. Bata po ako, nagkasakit po ako ng sobra, nag 50-50 po ako. Ang sabi po ng parents ko sa akin, dahil daw po sa mga dolls na collection ko dati, sabi dun sa
pinagtawasan ni ng mama tsaka ni na papa. Yung cause daw po ng pagkakasakit ko is yung dals. Sinapian daw po ng masasamang elemento, ng nuno, ng ganun yung dals na nilalaro ko. Bali, ang ginawa po ni na mama, pinasa ko nila lahat ng dals ko. May time po talaga na gusto ko talaga ng bata. Kaya po ang ginagawa ko, hinihirap ko yung mga pamangkin niya. Pero kapag po naiisip ko yung hirap ng buhay ngayon, nagkaanak nang hindi sila prepared, nahihirapan po yung bata. Parang mas nangingibabaw yung ano ko, yung guilt feeling na baka hindi namin matustusan or di namin maibigay yung nararapat dun sa bata if ever magkakaroon kami ng baby agad. Kung titingnan natin on the psychological point of view, ang pag-collect kasi is parang merong kang desire na kumolekta dahil may connection siya sa iyong nakaraan. Possible na sa childhood stage mo, meron siyang positive connotation. Pwede rin negative, no? Ang positive nito is that parang you feel secured, nagiging emotional blanket mo na. Cedar, bibili kami ng carrier niya. Ipag dinadala niya po sa, kasi minsan, dinadala daw niya sa nabang. Ay, kasama opo. Ayan, hindi po. At kung may pagkakataon man, iiwan ko po sa labas yan. Hahayaan ko po siya. Oo, pinagpuhalan ko. Sabi ko, yung kawirduhan mo, dito mo lang ilagay, wag mo ilabas. Gusto niya ko daw kong dalhin. Kasi ako naman po, pag ito na kasi nagalit, nahayaan ko na. Sabi ko, sige, gano'n ba? Hala dyan. Dati po kasi may carrier siya, tapos binigay ko dun sa pamangkin ko para mas magamit ng totoong bata. Ganun po yung, ngayon po, ganito naman po yung bit-bit ko sa kanya. Tapos balot na balot po siya ng comforter para hindi siya ma-expose sa init. Dahil bawal po sila may ma-expose sa direct sunlight dahil baka po magkaroon ng discoloration yung binild nila. Bakit ate? Ba't ka natawa? Ano yung nakita mo? Serious, mami yung pinibira ng carry. Opo. Ba't ano po ba yun? Manika. Ha? Manika. Manika. Okay lang ba? Okay lang. Sarap mag-shopping ng pang-baby mo. Kaya ka na. Mas comfortable na ganyan. Heather, nakakahinga ka ba? Oo daw po. Secret po yun. Hindi ko po alam sa kanya na naghahanap ako ng mga ganung dolls. Hanggang one day, nung nakita niya na, pumasok siya sa kwarto, nakalatag na dun yung crib. Tapos sabi, pagsilip niya ganyan, ano yan? Ganyan. Tapos nakita ko, sabi, anak natin, ganyan. Sabi niya, ano ba yan? Parang patay. Ganun agad sabi niya, ano yan? Nakakatakot yun, huwag mo ipasok dito pag nandito ako. Abot nyo na po kay ano, daddy. Daddy. May condition kami na sana hindi na madagdagan. Dahil kung magpaplano na rin kasi magpakasal. Lately, pag may nakikita ko mga bata, lalo sa trabaho, parang natutuwa ako. Siguro gusto ko na rin din talaga. Kaso kasal muna, bago anak. Bali, ang nabibigay po kasi niya sa akin, nagiging stress reliever ko siya. Kaya kahit ano pa yung sabihin ng iba na ganito, ganyan, na baka daw mabaliw ako sooner kasi hindi ko daw matanggap na hindi siya mabubuhay. Wala po naman nangyari kasi alam ko naman eh, before I purchase that doll, na hindi na siya lalaki, na hindi siya buhay. Aware po ako doon.